Kabayan, please subscribe sa Erwin Tunfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. At magkaroon kayo ng tsansa na maging lucky subscriber at manalo ng instant cash. Ito nga ho yung pinag-uusapan sa Kongreso kahapon, ha? Sa budget hearing na ulanigan ko. Abay, nagagalit po ang ilang mga senador at kini-question po itong Philippine Retirement Authority. Ha? Sila po kasi dyan ka mag-apply kung ikaw ay foreigner at gusto mo, tumatanggap po tayo, in fairness, nasa batas po natin, tumatanggap tayo ng mga foreigner na magre-retire sa ating bansa. Kasi ang kapalit daw po niyan, yung kanilang pension, gagastahin nila dito, dollars, pounds, kung ano man yan, euro, alright? Pero, nagtataka po ang mga senador na biglang lumobo ang bilang ng mga Chinese national na mga retirees. Okay? At lalo pa silang nagtaka ngayon, di ba dati mga foreigner lang, mga German, mga asawa ng mga kababayan natin, ng mga OFW, mga German, Amerikano, mga ganun, Hapon. Tapos naging napalitan ng mga Koreans, mga investment talaga mga Koreano. Aba ngayon, Chinese na po ang nangunguna. Sabi nila, there are 60,000 na mga Chinese na retiree sa ating bayan. No. 60,000 no, 16,000. Sus, Mario Sef, ang nakapagtataka bayan, pawang mga 30 to 35 years old, retired na raw. At bumibili na ng, ayun, oh, kita mo? 27,678. Okay? Wow! One-third sila sa 70,000 na retiree sa ating bansa. I can't believe it! Hiro mo yan. 27,000. Tapos, pag titignan mo yung edad nila, abay, Diyos ko po, ha? 30 years old, 35 years old, at may mga karay-karay na mga bata na 5 taon, 6 na taong gulang, palakad-lakad dyan sa MOA, palakad-lakad dyan sa kung saan sa mga mall, Shangri-La, lakad na lakad dyan sa mga casino, sa, Diyos ko po, sa, ano ba yan, Soler, sa Resorts World, City of Dreams. Oh, ito yung pinagtataka ng mga, ng ilang po mga mambabatas. Ha? Wala bang ika nga, hindi ba panluloko na ito? Ito po yung tinatanong ng mga mambabatas kahapon sa mga official po ng Philippine Retirement Authority. Wala bang ceiling dyan? Ha? Na pag sinabi mong retire, so anybody can apply for retirement. Kahit na 20 years old, retire na, tatanggapin nyo. Ayan o yung tinatanong ng ilang mga mambabatas ho natin. May punto rin nga naman. Parang nakakaloko na 35 retired na hindi man lang kayo nagtataka dyan sa Philippine Retirement Authority. Tapos approve kayo ng approve. Approve. I want to retire in the Philippines. Ha? How old are you? 35. Approve. Para kasi kuloko, parang niloloko lang tayo. Nasa linya po siya ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration, si Ma'am Dana Sandoval. Magandang umaga po, Miss Dana, ma'am. Good morning sir, good morning din po sa mga tumatangkilik ng ating programa. Opo, kahapon po na nanonood po ako ng hearing sa Senado. Medyo nakasalang po yung Philippine Retirement Authority officials natin, okay? Ang tanong ho nila ngayon, parang nakapagtataka na biglang lumobo yung mga retirees natin, in particular ng mga Chinese nationals. Dati daw, Koreans na, well, nag-i-invest sila kasi dito. Pero ngayon daw, puro mga Chinese. Pero what is confusing daw, Ma'am Dana, is retired at 35 years old, nag-a-apply sa PRA ng 35 years old pa lamang as retiree. Now, can you imagine that, ma'am? Maniniwala ka ba, ma'am? Retired na, di ba? Kalakasan pa lang ng 35 years old, magre-retire na, ma'am Dana? Opo, I understand po. Narinig ko rin po, nabalitaan ko po yung issues na ito.
questioning po bakit 35 years old po yung binibigyan po ng special retiree's visa. Oho, oho. Alam ko ma'am na hindi lang po BI, based on my research, ang nag-i-issue ng mga visas papasok dito. Kasi pati ang PRA, yan, number one na nagbibigay ng visa niya para sa mga retired at iba pang mga other agencies. Pero paano ho kaya ma'am ito? Ito ba pwedeng... pwede mang himasok ang BI dito para mag-imbestiga? I mean, at 35, Miss Dana, me and you would know, ma'am, na hindi naman retirement age ang 35 years old, Ma'am Dana. Mm-hmm. Actually po, ang role po ng BI dito, although hindi po tayo sa visa issuance dahil separate government agency po iyan, maaari po kung sila po ay pumunta dito with that visa, only to find out po na ang kanilang mga activities dito ay iba. Halimbawa po, gumagawa po sila ng kalokohan dito or nagtatrabaho po sila na walang permiso or may mga krimen po sila na ginawa dito. Maaari po silang maging subject for deportation proceedings dahil po mayroon po silang violation as a foreign national that is separate po from the issuance of their visa. Kasi yung visa po nila just means that they can stay here. Hindi naman po niyan sinasabi that they can do anything that they want to do. So pag retirement visa, ma'am, retired na visa, hindi ka pwede magtrabaho pero pwede kang mag-negosyo. Is it possible? Yes po. Supposedly po, hindi po talaga pwede magtrabaho ang may retiree's visa. But ayun, I would have to verify pa po if okay. I'm not mistaken, kung kuha po sila ng alien employment permit, maaari po silang magtrabaho. But otherwise po, if it's just the retiree's visa without anything, they are not permitted to work po. And any violation po nila dito sa ating bansa, kahit po meron po silang anuman pong visa, can still be used po as a reason to deport them. Hindi po ba pwedeng, ika nga, medyo questionable ho kasi ito at ganung edad, pwedeng mag-initiate ang inyong departamento para silipin man lang kasi concerned po yung ilang mga kababayan natin kasi narinig ko rin kahapon may ilang senador na sinasabi, baka naman espiya na yung mga yan, ay biglang dumami, 35 years old, kalakasan ng tao yan, tapos magre-retire sa ating bayan. May nagsasabi naman na ilang mga babatas, hindi, baka nagtatrabaho lang yan sa mga POGO, ika nga, centers. So, pwede mo ba mag-initiate ng investigation ang Bureau of Immigration hinggil sa mga retirees na ito, ma'am, na mga 35 years old pa lamang i-retired na? Maaari po, maaari po. We have our intelligence division po to conduct assessment and investigations para sa mga aliens po dito kung ano man po ang reason nila sa mga activities po ng mga aliens dito. And kung meron pong violation, maaari po itong ma-issuehan ng commissioner commission order para arestuhin po at i-deport. Alright. Panghuli na lamang po, Ms. Dana. Kahapon nabanggit din sa Senate hearing na ito, malapit lang ho dyan sa inyo. Dito po sa dalawang tulay. Hello, ma'am? Yes po. Dalawang tulay na ginagawa daw dyan ngayon, yung Binondo, Intramuros, at saka yung isa sa Estrella ho yata dyan. Abay, puro daw mga Chinese national at construction worker. Alam niyo ho ba ito, Ma'am Dana? Yes po. Kung mga government projects po, ito po yung mga donation po sa atin ng gobyerno ng China. Uh-huh. Sila po ay kumukuha. Hindi rin po sa immigration kinukuha ang visa. Uh-huh. Ito naman po sa Department of Justice. They have a special visa po. It's called the 47A2. Uh-huh. Ito po yung ginagamit ng mga foreign nationals who are engaging po in work here through mga ganyan po, mga donation po ng ilang bansa. Pero does this mean, ma'am, na paano pag after ng project, pwede uwi na sila or pwede pa sila mag-stay dito at maghanap na ng employment? Sino po ang nagmo-monitor dito na kung sila'y umuwi na after ng project na yan? Yan po under po ng DPWH and Department of Justice para po sa kanila mga visas. And sino-forward naman po sa atin yung mga copy po ng visas nila kapag tapos na po yung project for downgrading po. Kapag ka-downgrade na po yan, it means po, binalik na po sila sa kanilang regular status. Kailangan na po nilang umexit ng country. Automatic po yan. Hindi na po sila pwedeng pumunta, magstay po dito para maghanap ng ibang trabaho. Ms. Dana Sandoval, spokesperson, Bureau of Immigration. Ma'am, sobrang salamat po for joining us again this morning. Stay safe, ma'am. Stay healthy. Good morning po, Ms. Dana. Of course po. Anytime, sir. Mabuhay po kayo and stay safe po. Salamat. Thank you! Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.